Welcome sa bossbrytv. Gusto mo bang matuto ng pag-reformat ng computer mo at saka ng laptop mo ng sarili mo lang nang hindi mo na kailangan pa magpunta sa isang computer technician? Kung gusto mo, panoorin mo yung video ko simula sa una hanggang sa dulo. I'm sure marami kang matututunan. Okay? Ilalagay ko na rin dyan sa link description below yung ginawa kong video kung paano gumawa ng bootable flash drive. Okay? Ang bootable flash drive kasi, yun yung pinakaunang kailangan sa pag-reformat. Kasi kung wala kang bootable flash drive, hindi ka makakapag-reformat ng laptop mo or ng computer mo. Okay? So, ilalagay ko sa baba yung link. Pwede mo munang panoorin yon. Kung wala ka pang bootable flash drive, pwede mo munang panoorin yon. Okay? Para matuto ka kung paano gumawa ng bootable flash drive ng sarili mo lang. Okay? So, kung meron ka ng bootable flash drive, okay? So, pwede munang panoorin tong video na to para makapag-reformat ka na ng sarili mo lang. Okay? So, good luck and follow my instruction. Okay? Okay? So, ito na, no? Okay? So, isang mahalagang paalala lang. Okay? So, ang pagkuha ng boot key dun sa model ng computer nyo is pwede nyo pong i-search sa Google kung ano po yung kanilang boot key. Okay? Pero yung pinaka ang common talaga na boot key is ito siya oh. F12, okay? Pagka laptop, yung pinaka ang common niyan F12, okay? F12 o di kaya F2 o di kaya escape, okay? Tapos pag computer naman, okay? So meron yang delete or meron namang F9 to pag computer, okay? So since ikaw na nanonood ngayon, so pwede mong i-try yan diyan sa lahat na pinakita ko. Isa-isahin mo lang. So mahanap mo rin yan, okay? Kung gusto mo masigurado kaagad, pwede mong i-search, okay, sa Google kung ano yung boot key ng model ng laptop mo or model ng computer mo, okay? I-try na natin mag-format, okay? So, bago ka mag-format, siguraduhin nakalagay yung bootable flash drive mo sa likod, okay? Yan, nakalagay na kagad siya, no? Okay, so itong computer ko is yung boot key niya is ito, F12. Ang boot key niya, ito siya F12, okay? So, i-restart ko yung computer. So, guys, ganito lang yung tamang paraan ng pagpo-format, okay? Ang pagpo-format, sisimulan mo siya nang nakapatay ang computer, okay? Tapos nakalagay yung flash drive mo na or yung bootable flash drive mo na doon sa likod, okay? Yun. Tapos nakapatay ang computer, okay? Sisimulan natin i-on, yan. Press natin on, okay? Tapos yung boot key niya na F12, i-press mo lang yan hanggang sa mag-open ng computer. Okay? Since pinindot mo na yung power button ng system unit, ipipress mo na lang yan. Yan. Aantayin mo lang na mag-boot up siya. Yung kanyang boot menu. Yun. Okay? Yan. Yan. Okay, so don't be confused, guys, ha? Kasi yung kinakalabasan kasi ng BIOS setup niyan is iba-iba. Depende yan sa brand, depende sa specs ng computer. Okay, so makikita mo naman kaagad yan eh, yung hard drive mo. Okay, yan o. Yung hard drive mo kasi, yan, ito siya. Yung Kingston Data Traveler 3.0. Yan yung hard drive ko. Okay, yan yung bootable flash drive ko. Okay, so i-click mo yan siya. Okay, yan o. I-click mo. Click mo lang enter. So yan. Okay? Yan na yung, oh, 'di ba? Kung makikita mo, yan ang ito. Ito yung logo ng Yumi, okay? So yan lang. I-click mo Windows installer, okay? So click enter. Guys, i-follow niyo lang 'to lahat, guys, ha, yung lahat ng steps. I-click mo yung install Windows. Guys, yung pag-move niyan, guys, ha, kasi hindi mo yan makagamit yung mouse eh. Ito oh, yung pag-move sa up, pag-move sa down, okay? Click mo yung install Windows, tapos yung pag-o-okay niya, enter ang gagamitin mo. Okay, enter. Guys, aantayin mo lang ah. Okay, so ang bilis ng pag-format is na-depende yan sa operating system na nilalagay mo. Tsaka na-depende rin yan sa bilis ng computer mo. So, kung malakas ang computer mo,
mabilis din ang pagpo-format, okay? Tsaka guys, in my experience, mas mabilis mag-format ng Windows 7 kumpara sa Windows 10. Alam nyo kung bakit guys? Kasi ang Windows 10 kasi guys is mas maraming features na yan. Kumbaga sa ano, mas mabigat kasi yan, okay? Ang Windows 7 kasi is medyo mas magaan siya, okay? So yan. Kainis naman, hindi nagpo-focus. Baka hindi nyo masyadong masundan. Okay? Wait lang ha. Ipo-focus ko lang yung camera. Yan, okay? So, ang paglumabas yan, so, yan, gumagana na yan yung mouse. I-click mo lang yung next. I-click mo yung install now. Antayin mo lang. Okay? Yun. Okay? So, dito naman, i-click mo dito yung I don't have a product key. Yun. Tapos dito guys, kung pipili ka kung anong klase ng version ng Windows 10 ang gusto mo. Okay? So, meron yan o. Ayan o. Meron siyang home single language. Okay? So, may education. Okay? So, guys, lahat naman yan guys is po pwede. Okay? So, kung makikita mo, meron yan ano. Okay? So, ako kasi guys, ang yung lagi kong pinipili dyan. So, ito si Windows 10 Pro. Okay? So, click mo lang enter. Yun, i-click mo tong I accept, click mo next. Ito guys, install Windows, okay, i-click mo tong install Windows only advanced. Okay, so ito na, yan yung mga partition ng dati, yung hard drive mong hindi pa napoformat. So yan yung mga nakalagay na partition, okay, so kung gusto mo ma-ambura lahat yon, yung mga junk file, yung mga files dati, gusto mo talaga as in maging malinis siya. Okay, so lahat na sila, buburahin mo. I-click mo lang yan, click mo delete. Okay. I-click mo din itong pangalawa, delete. Okay. I-click mo din itong pangalawa, delete. Okay. Yun, okay. So yan. Sa ang aking storage is 150 gig lang, okay. So yan yung storage ng hard drive kong gamit ngayon, okay. So ngayon guys, ang pwede mo siyang hatiin. Pwede mo hatiin yan. Kung gusto mo, meron kang drive C, tsaka meron kang drive D. Okay? So, I recommend guys na hatiin mo siya. Alam mo bakit? Kasi, mas maganda kasi guys na yung drive C, yung lagay yung operating system mo, tsaka yung mga application mo. Okay? Tapos, yung drive D naman is for storage. Okay? So, doon mo ilalagay kung maglalagay ka ng mga movie, mga picture, mga kanta, doon mo ilalagay sa kwan drive D. Okay? So, pwede mo ngatiin yan. So, i-click mo lang to nyo. Okay. Ito yung total, yung value kasi na to, naka megabytes kasi yan. Okay? Yung 150 gig, equivalent siya ng 152,626 megabytes. Okay? Ang 149 gig. Okay? Kung gusto mo siya hatiin, ang gawin mong 75 cents, 150 gig naman yung storage mo, okay? So, pwede kang gumamit ng calculator. Yung 1 gig kasi guys, is equivalent yan is 1,024 megabytes, okay? So, ang gawin mo, i-times mo, 75 times 1,024, okay? So, kung ano yung kakalabasan nun, yun yung i-enter mo dyan, okay? Kasi para hindi ka na mag-commute, kung gusto mo siya hatiin lang, ang gagawin mo lang guys ito. Since 15 yan, yan guys, oh, 15 siya, gawin mo lang 7. Diba? Okay, so kalahati ng 15 is 7, okay? So, i-click mo apply. Okay. Yun, okay? So, ito, nakalagay dito, oh, yan, oh. So, bali, yung magiging primary drive mo, bali, ito yung magiging drive C mo. Meron kang 70.9 gig, okay? So, diba, nahati siya, okay? Tapos, ito naman, yung drive zero at unallocated space, ito naman yung magiging drive D mo. So, bali, ito yung magiging storage mo. Okay? I-click next mo lang. Okay? Tapos yan, mag-i-install na yan.
Okay guys, malapit na. Okay? So, may lalabas yan guys na kailangan i-restart yan. Pag lumabas yan guys, so dapat bunutin mo kaagad yung bootable plus drive mo. Yan. Bunutin mo kaagad siya bago siya mag-restart. Okay? Yan. Yan. Binunot ko na yung bootable plus drive ko. Okay? So yan, aantay mo lang din yan. So, ganun lang kadali mag-reformat. Okay? Din mo lang lahat ng mga naging instruction ko. Kaya mo na mag-reformat ng iyong laptop or ng iyong computer. Okay? So, yan. Wala ka lang ibang gagawin dyan kundi antayin lang yan. Ini-next-next mo lang yan. Okay? Antayin mo lang yan, guys. Ang kusang mag-restart yan siya. Basta pag mag-restart siya, aantayin mo lang kasi kusang mag-boot up naman yan siya. So, yun. So, i-click yes mo lang. Click yes again. Pwede ka mag-add ng layout, okay? So, ako kasi, yung ginagamit ko lang is yung default, okay? So, escape lang. Dapat walang internet pag nagpo-format ka, okay? So, meaning, naka-disconnect yung LAN connection mo sa computer mo or sa laptop mo, okay? I don't have internet. Click mo lang yan. Continue with limited setup. Yan, okay? So ito yung lalabas pag binubuksan mo yung computer mo. It's like for example, ilagay mo dyan is bossbrytv. Okay? Ang sa akin yan, ha, sa'yo, ilagay mo, pwede mong ilagay yung pangalan mo. Okay, so, i-click next mo. Guys, ito guys ha, yung paglalagay ng password is optional lang to. Okay? So, kung gusto mo lagyan ng password, lagyan muna. Okay, so, pwede ka naman makapaglagay ng password later eh. Okay? So, kung gusto mo ngayon na lagyan, lagyan muna. Ako, hindi ko naman yung nilalagyan ng password eh. Kaya, click next ko lang. Ito yung mga privacy settings for your device. Okay? So, lahat lang yan dapat naka-yes. Tapos, i-click mo accept. Not now lang muna para mabilis. Yun. Okay. So, tapos na. Pagkatapos mong i-format ang computer mo, para ma-activate mo yung isang drive, okay? Yung isang, pag in-open mo kasi yan, ito, yung drive din mo, ganyan pa siya, okay? So, para ma-activate mo yan siya, i-search mo lang, type mo, disk partition. Ito, yan o. Kung makikita mo yan o, yan o. Yung create ng format hard disk partition, i-click mo lang yan. Yun. Ito siya o. Ito yung drive din mo, okay? So, para ma-activate mo siya, i-click mo tong new simple volume. Okay? Tapos next. I-next-next mo lang. Next-next mo lang. Okay, so yun lang. Pag-click mo lang finish, so okay na yan. I-click mo lang finish. Ganyan lang kasimple. Ganyan lang kasimple ang pag-reformat ng computer o ng laptop. Okay? So, kung sa tingin mo meron kang natutunan, okay? Nakatulong itong video ko na to sa'yo. Okay? So, sana paki-like and subscribe ng aking channel. At saka, paki-share na rin to yung video ko para kung nakatulong sa'yo, makatulong din sa iba, sa mga kaibigan mo, kakilala mo. Okay, so yun lang. Okay, so ilalagay ko sa in-screen ng video ko naman kung ano naman yung mga steps na yung pinaka-best na gagawin after mo mag-reformat ng laptop mo or ng computer mo. Okay, so panoorin mo na lang andyan sa in-screen ko yung mga video. Okay, so yun lang.